Hello mga bossing! Ito na naman si Jerome Bray. At welcome back to my YouTube channel. Oh my God! Who kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, cares? All you need to do is subscribe now and hit the notification bell for you to be able to be notified and updated. Okay. So guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon kung paano mag-start ng lifeboat engine. At kung paano mag-test ng cylinder. Normally, ang pag-start ng lifeboat engine, madali lang. Kasi pag nagkaroon ng betting inspection, mainito sa inspector. Laging tinatanong or nagkakaroon ng random selection ng crew at gustong ipademonstrate sa kanila kung paano i-start ang makina ng lifeboat. So, hayaan mo ipakita ko kung paano i-start ng lifeboat at mag-test ng air cylinder. Tara! So guys, nandito ngayon tayo sa driving console ng lifeboat. So, i-explain ko muna sa inyo kung ano itong mga nakikita nyo. Ito, steering wheel, engine telegraph, switch button ng on and off, mga indicator ng battery, oil, saka temperature. Tapos, selector mo ng battery. Kung isi-select mo siya ng battery number 1 lang or both dalawa. Saka, switch ng mga lights. So, umpisahan na natin. Normally, ang pag-i-start ng lifeboat engine, napakadali lang. Siyempre, kailangan i-select mo siya kung saan baterya mo pagaganahin. Pwedeng sa 1 or sa 2. So, gamitin natin yung 2, both. So, ilagay mo lang siya yung indicator niya. Diyan, both. Mga bossing, hindi porket ganyan ang itsura nitong key na to, ganito rin ang style ng lahat ng mga lifeboat, kagaya nga ng sinabi ko. Different manufacturer, different model, different ship, iba-ibang modelo. So, ilagay mo yung switch na to sa number 2, pangalawa, i-preheat mo lang yan, itong key na to. So, diba, parang kotse lang. So, napakadali lang, no? So, i-test mo rin yung mga lights. I-on mo yan. Kung gumagana. So, ganun lang mag-start. Ang pagpara, napakadali lang, no? Ipipress mo lang tong red na to. Simpleng-simple lang. So, i-press natin, ha? Ipapara na natin yung makina. Pero bago natin ipara, kailangan pala, pag nagpa-under ka ng makina ng lifeboat, kailangan as per SOLAS regulation. At least, more than 3 minutes. So, pwede rin natin i-test. Ganun lang kasimple. So ipapara na natin. Ang pagpara, simple lang. Itong red button, long press lang, long press. So ayan guys, na long press na natin, tumigil na yung lifeboat. Tapos ang gagawin natin, ibabalik natin itong selector ng battery sa off position. So guys, yun na. Nakapag-test na tayo ng lifeboat engine.
So guys, ayan, naipakita na natin sa inyo kung paano mag-start ng lifeboat engine. So ang susunod naman natin gawin, i-demonstrate natin sa inyo or ipapakita kung paano i-pressurize or testing yung lifeboat air cylinder mo kung may laman ba o wala. So during vetting inspections kasi, mainit ito sa inspector. Lagi tinatanong ng vetting inspector, sasabihin sa iyo, Mr. Safety Officer, can you demonstrate to me, can you show to me na kailangan yung cylinder mo is fully charged or hindi siya empty. So madali lang naman. Ang purpose nun, para pag mag-escape yung lifeboat palayo sa barko, pag may mga fumes man, hindi makakapasok sa loob ng lifeboat. So ganun lang. So tuturo ko sa inyo one by one. At ipapaalala ko ulit sa inyo na ang barko ay kanya-kanya ng design. Malamang itong dinidemonstrate ko sa inyo, pagsampan nyo ng barko, iba ang design. So kung doubt kayo, lagi na lang kayo kumonsulta sa SOLAS training manual or manufacturer's manual. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung pressure niya sa kayong mga regulators or relief valve. So itong linyada na to, kung mapapansin mo yung hose, nakadugtong yan dito sa air cylinder mismo. Nakadugtong yan dito sa ilalim. So yan, gagamit tayo ng flashlight kasi madilim. Yan. So yung cylinder number 1, ayun. Yung cylinder number 2, ayan. So pag nagkakaroon ng vetting inspections, pinapatest talaga yan eh, one by one. So kailangan alam mong i-demonstrate. Ang importante lang naman, may pakita mo na may pressure siya. So umpisahan na natin. So syempre una, kailangan alamin mo muna yung initial setting natin bago ka magbukas doon mismo sa may dalawang cylinder. Kasi kung nagbukas ka doon at nakabukas to, sisingaw siya, hindi ka makakapag-build up ng pressure. Pag ganun kaagad ang nakita ng inspector, pwede kanyang lagyan ng remarks na hindi ka familiar sa system mo. So una, i-setting mo muna yung mga regulator or valve ng ganito. Kailangan itong valve na to, nakaikot siya ng counterclockwise. Ibig sabihin yan, sarado. Yun ang unang settings. Yung valve na to kailangan naka-counterclockwise para pag nagbukas ka ng valvula doon, hindi mag-release yung pressure. So nakasara na to. Kasi ang tendency pag nakasara to, makakapag-build up ka ng pressure. So yun na nga, kailangan nakasara to sa kailangan pihitin mo siya pa-counterclockwise. So ang next step is pupunta na tayo mismo dun sa may dinemonstrate natin kanina. Papunta siya ng system. So kung makita nyo yung hose, galing dyan yung hose eh. Ayan. Ayan na. So dahil nga ito, may flashlight tayo. So yun yung masyadong madilim, mapasensya na kayo guys. Cylinder number 1, cylinder number 2. So let's say sinabi ng vetting inspector, i-demonstrate mo sa akin yung cylinder number 2. So yun ang bubuksan natin. So next step, bubuksan natin yun. So bubuksan natin ah. Ay. So bukas na. Ang pabukas nito, ano siya? Clockwise. Ibig sabihin ng clockwise, ano? Depende rin sa model, no? May iba kasi counterclockwise. So ito palang model na to, basta pabukas siya going to left. So kung doubt ka nga, basahin mo naman lang yung manufacturer's manual. So nakabukas na yung valve na yan, no? So ang logic nun, yung pressure dadaloy doon sa hoses niya. So makikita natin yung sa regulator na nag-build up na yung pressure. Yun yung sinasabi ko kanina na
kung yung setting mo kanina, bukas yung valve doon, magre-release lang yung pressure. Hindi ka makakapag-build up ng pressure. So, yun na. So, titignan natin kung may pressure siya. Dito tayo dumaan. So guys, ayan na. Kung makikita nyo, may pressure siya. Diba? So, dun pa lang, na-demonstrate mo na sa betting inspector na may pressure ka. Wow. Ngayon, ang tanong, paano mo naman i-release yan? So, ang procedure lang, isarado mo muna yung cylinder na binuksan mo. Sige, isasara natin. Babalik tayo dun. Yan. Isasara mo na yan. Isasara natin ah. So, ayan guys, nasara na natin. So, yun. Ganun lang yung system niya. Pag ganun, naipakita mo na sa inspector na may pressure, ang gagawin nun, sasabihin naman sa'yo, okay, Mr. Safety Officer, can you please release the pressure? So, sinarangan natin yung valve dito. Ang gagawin lang natin, i-release natin yung pressure. So, ito na yun. Ayan. Kung makikita nyo, may pressure siya. Pag binuksan natin to, pa-clockwise naman, no? Kasi sabi ko kanina, yung pasara nito, pa-counterclockwise. Yung clockwise, bubuksan natin to. Pag binuksan natin to, yung pressure niya magda-drop sa zero. Bubuksan ko ha. So guys, na-release na. So, kung na-release mo na yung pressure, ibalik ko lang to sa ano, ganyan, close position. So, ready ka na sa pangalawang test. Let's say sabihin ng inspector yung cylinder number 1 naman ang gusto kong i-test mo. So, ang procedure naman doon, kung cylinder number 1 kailangan naka-close to, saka ka magbubukas doon. Pagka nabuksan mo na 'yon, yung pressure, dadaloy ulit dito dahil nga sarado to, magbi-build up ng pressure to. Okay, so satisfied na siya. Sasabihin naman ng betting inspector, sige, pwede mo nang i-depressurize, i-release mo na yung pressure. So, pupunta ka ulit dun sa cylinder valve na binuksan mo or cylinder bottle na binuksan mo, isasara mo yun, mag-release ka ng pressure dito at dahan-dahan babagsak yung pressure mo dito. So, ganun lang guys. Madali lang. So, thank you for tuning in. Sana makatulong to sa mga bagong aktong third officer or safety officer. So guys, gaya nga ng sinabi ko, iba-ibang manufacturers, iba-ibang equipment or design. So, malay mo, sa ibang barko kasi, yung anti-clockwise nito pabukas. Yung clockwise pasara. So, kung ano man yung nasabi ko, kung anti-clockwise man yung bukas or clockwise yung pasara, hindi nangangahulugan na pare-parehas yun sa vlog ko. So, kaya nga mas mahalaga na ipamiliarize mo yung system. Or kung may doubt ka, magtanong ka lang sa mga senior officers mo, kagaya ni second officer, ni third officer, or mas maganda kay kapitan, no? I'll be in my cabin if you need me. Ah, yes, sir. So, yun lang. At mas maigi na palagi nating babasahin yung SOLAS training manual. Kasi lahat ng mga emergency situations doon, yung mga dapat gagawin, pati yung mga equipment, yung mga basic operational, nandun lahat. So, ganun lang. So, hanggang sa susunod. Job's done. Salamat! Oops! Teka muna.
Siyempre, hindi makukumpleto ang ating vlog kung wala ang mahiwagang kasabihan, ang simang seryoso pag nag-abandon ship nervyoso. Okay.